pagit ng silangan kami ay kumakayod. Piniling lisanin ang lugar na kinasanayan. Dito sa gitnang silangan kami tumatanggap ng hamon ng buhay para sa kinabukasan. Alam na muna, mahal kong asawa. Sa ating mga anak, ikaw na muna ang bahala. Huwag kang mag-alala, ako'y mag-iingat palagi. Malayo man ako sa puso ko, kayo'y mananatili. Tahan na, huwag na muna kayong mag-iyakan. Saka na baka hindi ako makarating sa palibaran. Mahirapin pero isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga manonood namin. Yon. Huwebes na naman po ng gabi at narito po ang inyong lingkod, si Kapitan Melchor. At sasamahan niyo po kami ngayong gabi para sa isang mga paglilinaw. Ito po ay under doon sa inilabas na direktiba ng ating imbahada sa passport releasing. Kaya po, kung meron po pa kayong mga katanungan, ay just comment at ito po ay aming sasagutin sa abot ng aming mga kaya. Yes, and also, ito po ang Magic 6 Radio, Advokasya at hindi politika. At ito po, meron pa akong pogi-pogi na sa kabilang screen. Yan, na-smile. Ganda ng view mo dyan, Chief. Ha? Chief, pasok! Okay, magandang gabi sa lahat at pagpalang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos. Salamat at muli ay narito kami sa Magic 6 Radio at talagang buhay na buhay ang aming mga view. Ano po? At isang paglilinaw lang po sa mga bawat sa lahat ng kabayan sapagkat marami nagtatanong sa amin sa online and gusto po namin na linawin ang lahat ng ito upang nasa ganun ay hindi na po kayo magtanong ng magtanong sapagkat mahirap din pong sumagot sa inbox ng Magic 6 Radio. Pero happy naman po kami sumagot kaya nga lang sa haba ng time ay medyo matagal yung response namin doon sa messenger po sa dami ng mga inquiries. At shout out sa lahat ng mga manonood ano po at stay lang po tayo palagi sa bahay. So, back to you, Chief. Yes, maraming salamat, Chief Jess. Tunay nga na inalis ngayon yung curfew, yung lockdown. Kaya happy all yung mga motorista ngayon. Nasa labas, ang dami. At nakakagalaw ng medyo kaluwagan yung ating mga supporter, yung mga frontliners natin na naghatid ng mga pagkain bagkos para po din sa paglilinaw ng lahat na ang amin pong mga nalikom, ito po ay sa mga donation ng mga kapwa natin, ng mga kababayan OFW, na kung saan ay merong mga puso na na-touch naman sa mga panawagan, lalong-lalo na sa balikatan ng grupo ng mga Filipino community, the OFW Council of Leaders collaboration into the Magic 6 Radio. So ito po ay hindi sa government yung finance, hindi po government ang nagpa-finance dito bagkos sa sariling mga bulsa ng mga kapwa nating OFW at mga donors kahit sa ibang lahi nakakakuha din tayo. Kaya po patuloy na kami kumakatok sa inyong mga puso dahil until now ay napakarami pa rin mga queries, ano ba yun? Bisaya kasi. Queries. Okay po. Tsaka yun, ang tabay lang po sa mga hindi pa na-replyan kasi napakadami po talaga. Hindi po ganun kadali at yung pag-ikot pa lang, ilan lang po ang naiikot namin dahil meron pa rin mga lugar na restricted. Lalong-lalo na dito sa Damam. Ano, kumusta naman dyan sa Cubar, Chief Jess? Ayun, medyo maluwag naman dito. Nakagalaw kami ng maayos at wala na, tinanggal na yung mga checkpoint sa lahat ng mga
dito sa Kanto, ipapunta ng Rashid Mall, wala na po doon. At malaya na po tayo makagalaw, pero hindi ibig sabihin na malaya na rin tayong hindi tamaan ng virus. But still yung pag-iingat po natin ay dapat po natin dublihin or triplihin, sapagkat naging maluwag po ang lahat at nagiging maluwag din yung virus sa pagkalat. Pero hindi naman po natin hinahangad na kumalat siya, ano po, kundi ang nais po natin ay mawala ito. Ay gayon pa man, ay hindi naman po pwedeng manatiling ganito na sa isang buwan, dalawang buwan. Sa isang buwan pa nga lang, di ba? Marami nang nag-aasa atin ng relief good. How about pag umabot pa ito ng dalawang buwan or tatlong buwan? So, baka hindi pati tayo manghingi na rin ng relief good. So, kaya nga binalik ng gobyerno ang dating sitwasyon, yung kung saan yung mga business ay nag-operate na, sapagkat nagpatuloy pa ito, malamang magugutom po ang bawat isa. So napakaluwag na po ng sa panahon ngayon at wala na pong mga checkpoint. Hindi na rin po nila sisita kung tatlo o dalawa o isa yung nasa sasakyan, kundi okay na rin naman, pero andun pa rin yung pag-iingat po. Okay, so bago yan ay kumustahin muna natin yung ating mga manunood ngayon. Meron na ako nakikitang mga nag-ask ng question, pero bago po namin sagutin yan ay bibigyan din natin ng diin o linaw yung nailabas po ng ating imbahada na naipost po namin dyan sa Magic Radio page. So kumustahin muna natin ang ating station manager, ating malitang sweet, si Mama Mira, nanonood dyan, drinking green tea. Yeah. Si Chris Covilla, yon, shout out. Ito, naghihingi din talaga to sa Derby sila. As in, sinabihan ko nga na antabay lang dahil naubusan talaga tayo ng stocks. Tama. Yan, si RG from Jubail. Ito, may problema din to. Tsaga lang talaga, Sir RG, okay? Makaka-uwi din tayo. Si Oliver Cayetano is watching. Si Ma'am Isai, si Chief Alita, si Jovi, yan si Sir, si Ma'am Jovi, nagtatanong yung releasing. Mamaya po, masasagot natin yan. The Boy Next Door is watching. Si Ma'am Desi, good evening po, yes. And si Ma'am Zudis, kailan po ba yung releasing? Mamaya, sasagutin po natin yan. Si Ma'am Josie, watching from Daran, keep safe everyone. At nandito si Sir Eric Dumaguso, watching from the Ma'am Sikan Industrial. Oh, ikaw Chief, meron bang mga nagpapa-shoutout dyan? Oh, shoutout sa aming kapitbahay. kapitbahay po namin, hindi na po namin nakikita. So ganun po talaga ang malaking dinulot ng lockdown na ito sa atin. Yung mga araw-araw natin nakikita, namimiss na po natin, ano po. At darating din ang time na magkakasama po tayong muli. At shout out din sa dalawang kasama sa bahay, si Perdi, Kuya Perdi and Dennis. Ayan, nanonood sila sa likod ng tilon. Mga katuwa, mga backup mo yan sa pamamalingki. Oo nga. Ayun, backup din namin sa pamamalingki nga. Yan. So medyo madami po. Nung nakaraan, namalingki ako, ang dami kong pinamili. Inarang ako dun sa Panda kasi hindi daw po pwede yung madaming, kasi dalawang puskart ang tulak-tulak namin eh. Oh. Pero nung dumating yung manager, sabi niya, sige, allowed mo na yan. So praise God naman. At pinahintulutan tayo na mamalingki ng madami. Oh. Ayun. Nalaman siguro niya na pang-ayuda yun. Sabi ko nga sa kanya, bakit kakainin ko ba lahat yan? Okay, so sige, tayo po ay dadako na doon sa inilabas ng ating imbahada patungkol sa pansamantalang pagpapatuloy ng passport releasing. Ito po, ilalabas ko po dito sa screen at makikita niyo po ito at babasahin po natin. Okay, sabi po dito, sa pansamantalang pagpapatuloy ng passport releasing noong Riyadh, April 29, taong 2020, nais ipaabot ng pasuguan ng Pilipinas. Naririnig ba ako? Yon, ito.
Nilapit ko na yung microphone. So, nais daw na ipaabot ng pasuguan ng Pilipinas sa Riyadh sa pamayanang Pilipino sa Saudi Arabia na maaaring makuha ang mga pasaporte sa pamamagitan ng courier services hanggang ika-13 ng Mayo 2020, kung kailan nakatakdang ibalik ang curfew. Ibigay po sa courier services ang mga sumusunod. Ito po yung mga sumusunod. Yung lumang pasaporte natin, authorization letter na pinahihintulutan ng courier na kunin ang pasaporte at may kasamang lagda, yung signature ng ninyo at saka ng courier. Ito yung mga tanong. Bakit kailangan sa courier services? Ang COVID-19 ay isang, sabi dito, isang lubhang nakakahawang sakit. Mula sa unang naitalang may sakit noong ika-17 ng Nobyembre 2019, ay umabot ito sa mahigit na 3 million ang nagkasakit. Nananatiling may sakit at sumakabilang buhay. So, in total po ito. Ito ay sa loob lamang ng limang buwan. Bah. So, ganun po ka spreading yung sakit na ito. Kaya hindi po talaga siya binabaliwala. So, in continuation, dahil doon, ang pagtitipon-tipon sa imbahada ay maaaring maging sanhi ng pagkahawa ng marami. Hindi po natin nakikita ang sakit na ito. Nananatiling bawal ang malaking pagtitipon sa mga pampublikong lugar sa Saudi. Nananatili ring bawal ang pagbiyahe mula sa isang rehiyon ng Saudi patungo sa ibang rehiyon. So, ito po ang isa sa mga na estratehiya ng ating imbahada na ipadaan po ito sa courier. Ito po ay through LBC and DHL. Sa paglilinaw po, LBC and DHL. Next, may tanong is, mag-isa lang ako, hindi ko pwedeng kunin na lang? So, kung papayagan po ang isang pribadong individual na tumungo sa embahada para kumuha ng pasaporte, nararapat na payagan din ang iba. Tama nga naman. Walang favoritism ito. Ang pagtitipon-tipon sa loob ng embahada ay posibleng maging sanhi ng pagkahawa at ipinagbabawal ng kaharian ng Saudi Arabia. May warning na po ang ating imbahada, ang ating polo din. Dahil doon sa mga nangyaring siksikan, nagpuntahan yung ating mga kababayan doon. Tanong, dagdag gastos lang pag nagbayad pa ako sa courier. Hindi po sa pilitan ang pagkuha ng pasaporte gamit ng courier services. Ito po ay paraan lamang upang makuha ang pasaporte sa mas ligtas na paraan kumpara. So, next slide. Kumpara sa pagpunta sa embahada, mas safe po ito. Kung hindi nagmamadali ay maaaring ipagpaliban ang pagkuha ng pasaporte kapag humupa na ang sakit na COVID-19. Ang courier ay isang paraan para makuha ang mga nasa malayong lungsod sa Riyadh Province, Eastern Province, Qassim, Ha'il, Al-Jouf at Northern Borders Region ang pasaporte. Bakit ayaw niyong ibigay sa akin ang pasaporte ng pagmamayari ko? Yan mga isa sa mga tanong, bakit ayaw ibigay? Ayon po sa Republic Act 8239 o Passport Act of 1996, Section 11, ang Philippine Passport ay pagmamayari ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Ito ay pansamantalang ipinagkakaloob sa mga Filipino upang makapaglakbay palabas at pabalik ng Pilipinas. Tanong, paano naman ang ibang serbisyo aside sa passport releasing, passport appointment, SPA, yung mga embassy documents na kinakailangan, mananatiling sarado para sa ibang serbisyong konsular ang imbahada hanggang sa mapagpasyahan ng pamahalaan ng Saudi Arabia na ligtas na ang malakihang pagtitipon sa mga publikong
lugar. So, yun po, isa pong paglilinaw sa lahat. So, may mga tanong dyan, Chief Jess. Ano yung tanong doon? May isang tanong dyan na kung saan daw kukunin? Saan daw ipapadala? Bakit? May nagtanong na ito na, ito, basahin ko yung tanong. Sabi ni Ma'am Jovi, tanong po, kailan daw yung releasing dito sa Damam? So, yun po yung time frame as of now kung gusto nyo pong kunin ang inyong pasaporte within the time given, yung May 13. May 13 po. Pumunta lamang po kayo sa malapit na courier services, LBC, DHL. At ipadala nyo po doon ang inyong pasaporte at samahan nyo po ng authorization letter na nakapangalan po ito sa courier na inyong padadalhan na may lagda po ninyo na pinapahintulot nyo po ang courier na ito na magdala doon o mag-receive ng inyong pasaporte doon sa imbahada. Yun, mas safe po iyon. Sana magpagpalang hapon po, magpagpalang gabi sa ating mga tagapanood. Ayun, si pagpalunahin po ninyo at nagkaroon daw po ng kunting technical problem. I think internet, okay? Wala pa po ang monitor. At patuloy po tayo doon sa passport releasing na naipos po ng ating pong imbahada. So, sa mga window, Chief? Doon sa mga nagtatanong kung pwede ba daw na magpa-renew ng passport. Ayun. Wala pang kumita. So, 17 minutes agad tayo. Live na ba? Oh, live na. Yeah. 15 viewers. Okay, doon po sa lahat ng mga nagtatanong, mga kababayan, doon po sa mga renewal. So, wala pa po tayong advisory para po sa renewal po ng ating mga passport, mga kababayan. So, waiting lang po tayo at ang aking po pagkakala, mga kababayan, ay didipindi po tayo kung ano po ang maging advisory po ng Kingdom. So, doon pa lang po makapaglalabas ng advisory po ng ating bahada na pwede na po tayo mag-renew. So, okay, meron po ditong nagtanong kay Jace Batuta. Sir, ano po ang gagawin namin ng asawa ko regarding sa passport niya na kapag renew na po siya noong February pa kaso naabutan ng lockdown? Okay. Sir J. Batuta, kung yung pong asawa niyo po ay yung name po niya ay nasa list na po releasing po ng passport doon sa page po ng Embassy Riyadh, paki-check niyo na lang po ay pwede na pong ma-release yung inyong pong passport through courier. Ayun. Base po doon sa inilabas na advisory po ng ating pong imbahada. So, nandyan na po sa ating page yung ating pong yung pong inilabas po ng ating imbahada na advisory page. So, ayun po, Sir Jay.
sabi dito ni Sir Jay, dito raw kami sa Cobar. Ayun po, Sir Jay, kung napapakinggan nyo pa po kami at nanonood ka, so yung pong advisory po ng Imbahada ay nasa page po ng Magic Cheese Radio. Okay na, Chip? Okay na, okay na. Ayan, okay na. Okay. So, Sir Jay, kung nanood ka po, ito na po yung advisory sa, ano, sa Magic Cheese Radio po, na page. Pwede na pong pumunta ng courier at dalhin po ang inyo, ang requirements po, ang old passport, ang receipt, gayon din po, kasama po ng authorization letter na meron po kayong lagda na dalawa. Ini-courier po, meron po dyang Aramex, DHL at Samsa. Tama po ba? So dito po sa Saudi, ay meron po tayong tatlong courier. DHL, Aramex at Samsa. So pumunta po kayo sa mga site po ng courier po na yan. Dyan po ay may mga makakausap po kayo mga Pilipino, mga kababayan. Chief, Sir Jay, yan Chief. Po kung... Dalawa lang po ang binigay na courier. Dalawa lang po. Ah, dalawa lang po ba? It's either DHL at saka LBC lang. Ah, DHL at LBC lang po ba? Opo. Ayun, sorry po. So, paglilinaw po natin, dalawa raw pong courier lang ang pinahintulutan po ng ating bahada, ang DHL at ang LBC. Ayan. Kaya sir, pwede na po kayong pumunta doon. Meron po rito si Jacqueline Aplaon. Good evening po sir, wala bang problema if hindi makarenew ng kontrata? Kasi matapos na in this May 2020 at balak kong umuwi this, sa December na lang. Thank you sir. So, ano po ang idea natin dito? Actually, wala pa po tayong advisory para sa ganyan, ma'am Jacqueline. Wait na lang din po tayo ng advisory at itatanong po natin sa Polo kung ano po ang kanilang magiging sagot dyan. And we will answer po soon. Okay. So, kay Jace Batuta, ayun, maraming salamat daw po. Okay, welcome po Sir Jay. Kay SJB Badelio, Sir, kailan po kayo next batch ng uwi ng Pinas? Kailan po ang next batch? So, check na lang po natin, sir, sa page po ng ating imbahada at nakapost po doon kung kailan po ang date ng ating pong next batch po ng ating pong pagpapauwi. So, kung kompleto na po kayo ng requirements, base po doon sa inilabas ni Conjen Ed Badajos, ay pwede na po kayong magpatala doon sa embassy ng inyo pong pag-uwi. Kung yun po ang gusto nyo, kung gusto nyo na po makauwi para masama na po kayo ng third batch or anumang batch po kung saan po kayo masasama. Okay po? Tuloy-tuloy lang po kayo sa inyong mga comments, mga kababayan, para masagot po natin at malaman po ninyo kung ano po yung ating mga update, advisory po sa mga panahon na ito. Kay Kang Chi, ask ko lang po ma'am sir, pwede na bang mag-release ng passport? Yes ma'am, Kang Chi, kung meron na po ang inyong pangalan sa list po ng passport releasing doon po sa page po ng Cobar, ng Riyadh Embassy po, ay pwede na po kayong pumunta ng courier at idala na po at ibigay po ninyo ang mga requirements para po ma-release nyo na po yung inyong passport. Okay, meron pa isa kay Crisanta Alemania. Sir, bakit po wala pa passport ko noon sa pa February 14? Ma'am Crisanta, paki-double check na lang po sa list yung inyo pong pangalan. Baka po na-miss sa ano nyo lang. So, sigurado po nandun po yan kung last February pa. At saka po, kung hindi Chip? Po siya maka... Kung hindi po nila makuha yung passport nila, it's either matatagalan pa po siya. Maghintay lang po tayo. Huwag po tayong mapupunta ng DHL or LBC kung hindi pa po nag-a-appear yung pangalan nyo po doon
sa page ng Riyadh Embassy. Ano po? Kasi masasayang, masasayang, hindi naman masasayang, kundi magtatagal din naman pong babalik sa inyo yung makukuha yung passport. Maghihintay din po sila. At dapat po nag-appear na po yung pangalan ninyo doon at sigurado na nakita ninyo bago po kayo pumunta doon sa LBC at saka sa or kaya sa DHL. Para hindi po masayang yung ating pagpunta. Kasi kung magdala man tayo ng letter of authorization complete, kukunin pa rin nila nila 'yon, pero kung hindi, kung wala pa siya sa doon sa releasing, hindi pa po nila makukuha 'yon. Kumbaga, hihintayin pa rin po nila 'yon. So, 'yun lang. Okay. So, salamat, Chief. Yun nga po, ano, siguraduhin niyo po, mga kababayan, na yung pong name niyo ay nandun na po sa list ng releasing po, para sigurado na po yung inyong sigurado na po na makukuha niyo po yon, kasi po yun ay promise naman po ng ating embahada. Okay? Sabi niyo, Ma'am Mera, huwag po niyong kalilimutan yung pong receipt, ano, ng inyong renewal of passport, old passport, ayan, mahalaga po yan, at ang is authorization po na kasama ang lagda po ng inyong pangalan at kasama po ang courier po, pangalan po ng courier. Ayon. Sabi ni Crisanta uli, sir, yung pong tatlo, ano yun, kasama nakuha na, bakit po ako wala pa? Paki-double check niyo po. Okay. Sige, tanong ko. Ma'am Crisanta, reply ko ulit, saan po nila nakuha yung kanilang passport? Sabi ni Ma'am Rosalie Amera Balturumi, sa mga baby po ay need ng marriage contract ng parents. Ayon. Doon po sa lahat ng mag re-release po ng passport ng mga baby, pakipadala na lang po ang marriage contract po. Copy ng inyo pong marriage contract po ninyo, ma'am. Yan. Ma'am and sir, paki-prepare na rin po daw. Sabi ni si Sen, replying to Ma'am Rosalie, original copy po yan, madami lahat, or Xerox copy lang. Ano po yung original copy? Of course, ang kailangan po ma'am si Jean ay original passport po. Kung passport po ang ibibigay po natin. Yung original old passport. Yun po ang pagkakaalam ko po dyan. Ayan. So ang reply po ng ating kasamahan, umabot, sabi niya, umabot po ng 8 weeks ang pag-release ng passport. Sigurado po naabutan ng COVID lockdown noong April. Kaya wala pa sa list ng embassy. Ang sabi ni Ma'am Rosalie, kung wala pa po ay baka problema po or hindi pa nadadala dito sa bata, sa bata. Bakit sa bata? Yung baka sa bata, sa baka yung bata. Passport ng bata hindi pa nadadala dito kasi nagkaroon ng problema. Ah, okay. Ah, yun po siguro, ano. So, pagka wala po, Ma'am Crisanta, pag wala po sa list, ay may problema po yon. Kaya waiting lang po tayo. Baka next, sa mga next na advisory po nila sa releasing ay baka po makasama na, Ma'am Crisanta. Yes po, ma'am. Ang ating pong lahat ng passport po natin po ay nasa imbahada po yan sa Riyadh po. So, nandun po lahat yan, bumabagsak, Ma'am Crisanta. Kahit nasan po tayo dito sa saan nasulok tayo ng kingdom, ang ating pong passport ay from Philippines to Riyadh po. Ang bagsak po niyan, ma'am. Then, saka pa lang po, dinidistribute. Pag nung mga normal na panahon, ay dinidistribute po ng mga imbahada natin doon po sa bawat lugar kung saan po sila naggaganap ng mga renewal po or ng tinatawag nating EOW. Ayan, embassy on wheel. Sabi okay, ulit ni Ma'am Crisanta, sabi niya, isang buwan na po nakuha nila ang passport ko, bakit wala pa hanggang ngayon? Ma'am Crisanta, ang ano po, ang minsan kasi may problema po ang pagkuha natin ng passport is either po may kapangalan tayo, natatagalan po yon. May kapangalan or
meron po siyang wag naman sana may kaso, kasi may pag may kapangalan tapos may kaso, talagang matatagalan 'yon, katulad po ng mga marami po naming nagtatanong po sa amin na bakit ang tagal niya, umabot na yata ng 6 na buwan yung kanyang passport, hindi pa nare-release. Ngayon pala po may kapangalan siya, at the same time may kaso po yung pangalan na nakapangalan sa kanya. So medyo natagalan po siya, kailangan po nating pumunta mismo dun sa embahada kapag po nag-open na, kung talagang natagalan po siya, di po ba? Pero hintay-hintay lang po kayo, ma'am. Total hindi pa naman po tayo nakakalabas freely dahil nga sa lockdown. Ay hintayin po natin hanggang sa mag-open po ang embahada dito sa Ubar. Pag nag-resume na po yung kanilang pag-renew ng mga passport at ang mga pagkuha ng mga document sa embahada. Opo, sa Polo, dito sa embahada dito sa Ubar. Opo. Ayan. Diyan, okay, salamat Chief Jess. Tama po 'yon, Ma'am Cristanta. Huwag po kayong mag-alala, yung pong passport nyo, kung yung po ay na-renew na, hindi po yun mawawala doon, ma'am. Hintay lang po tayo ng next list po na ilalabas po ng ating page. Ang page po ng imbahada po natin. Sabi po ni Marjon Cambal, brother, kung kailan daw po marirelease. Sir Marjon, pakicheck nyo po yung inyong, ayun, may reply na po si Ma'am Amera sa inyo. Kung nakapost na po yung passport nyo, pwede na po punta lang kayo na sa courier, like LBC o DHL. Yun, tama po yun, Sir Marjon. Pakicheck na lang po ang inyong pangalan doon sa list po ng ating imbahada sa releasing of passport. Katrina A. De Leon, sorry po, naulang po nakapag-online. Baka po naitanong na po ni ito kanina, pero magtatanong po ako ulit para marinig ko ang sagot. Po releasing na po ang passport ng aking kids, ng mga kids na delay po dahil sa COVID. Ayun. Na-delay dahil sa COVID. Paano po makapag-avail ng releasing through courier at paano po ang requirements document na ipapadala? Salamat po. So, yung po sa Ma'am Katrina E. De Leon, para po sa inyong baby, pakicheck na lang po, double check ang pangalan po ng inyong baby doon sa list po ng releasing sa page po ng Embassy Riyadh. At kung nandun na po, ang requirements po natin ay ang receipt ng renewal of passport, ang copy, at ganun din po ang inyong authorization letter kasama ang lagda po at saka po ang marriage contract nyo, copy. Ayun, marriage contract copy. So punta na po kayo sa courier, LBC or DHL. Kung nandun na po, basta sure nyo lang po, Ma'am Katrina, kung nandun na po yung pangalan ng inyong baby. Okay, sabi ni Crescenta Alimanya, pauwi pa naman sana ako ngayong June, kaso hindi pa makakauwi. Oh, pare-pares po tayo, kami nga Mayo ang uwi. Hindi kami makakauwi. So hintay lang po tayo, Ma'am Crescenta, and pray lang po tayo. John Ramos, sabi niya, paano po makuha sa embassy ang passport for releasing na? Pwede po ba ipa-deliver na lang sa location ko? Sir John Ramos, kung nakikinig ka po at nanonood, pakicheck na lang po ang inyong passport name kung nandun na po sa list ng Philippine Embassy Riyadh po, kung nandun na po sa list po ng releasing of passport. Kailan po ba kayo nag-renew, sir? At kung nandun na po, at sigurado nang nandun na, punta na po kayo sa ating pong courier, DHL or LBC. Ang requirements po ay ang inyo pong receipt ng passport renewal, ang old passport po, gayon din po ang inyong authorization letter, kasama po ang lagda. Ayan, at pumunta na po kayo doon sa courier po ng LBC or DHL. Okay, may ayan. Reply po si Magic Six. Ayun, may reply na pala. So need nyo po daw ipadala yung resibo, passport copy nyo po, marriage contract. Ito po doon sa may bata, ano po doon sa may bata? Kailangan po ayun, may marriage contract at saka authorization okay. Letter. So sabi ni Ma'am Crescenta Alimanya, mukhang ano to, mukhang state side ba tawag doon? Okay po, salamat. Wait ko na lang. So sabi ni Ma'am Rosalie Amira Bartolome, kung ang baby mo po ay dati nang may passport,
old passport, receipt authorization at marriage po, then marriage contract po ang kailangan. Ayun. Okay. Sabi ni Dimps Curse Domrique, paano sir dito sa Kubar, kailan po? Ano po yung tinatanong niyo, ma'am? Sa Kubar po, kung yung passport niyo po ay nasa pre-releasing na po, pwede po kayong pumunta sa courier. Pa-deliver niyo na lang. Sila lang po ang kukuha doon sa Riyadh at sila lang po ang magdi-deliver po. Pero hindi po i-deliver dito sa bahay niyo po yon, kundi pupuntahan niyo pa rin po doon sa DHL na kung saan pumunta kayo upang sila yung kumuha, binigay niyo yung mga requirements. Sila din po ang tatawag sa inyo kung nandun na, or bibigyan nila kayo ng contact number kung nandun na po yung inyong passport. Okay po? Patuloy tayo? Okay. Sabi ni mo, Katrina. Basahin mo, Chip. Okay. Kay Katrina De Leon, nandun na po yung NIM nila sa releasing. Ayan, ma'am, pakibasa na lang po yung reply po ng Magic 6 Radio. So kung nandun na po, ang inyo pong dadalhin, ang inyo pong ipapadala sa courier, ang kung may passport na raw po, ay yung old passport, kailangan na receipt, authorization at receipt po, at saka po yung marriage contract po ninyo, copy. At kung, sige, isama nyo na rin po yung passport copy ng inyong husband. Ayan. Okay. Kay Jomar M. Montilla Alto, sir, ask ko lang po, now lang kasi ako nakapasok. May schedule po ba dito sa Alcobar for releasing? Okay. Sir Jomar, kung nakikinig ka po at nanonood, ang releasing po natin ay through courier lang po. At ito po ay pwede nyo pong makuha through courier po sa pamamagitan po ng courier. So ang requirements po natin, sir, kung ang inyo pong pangalan ay nasa list na po ng pang Riyadh embassy po natin for releasing, ang kailangan nyo pong ipadala sa courier ang receipt po ng inyong renewal of passport, kasama po ang old passport at ang inyo pong authorization letter. Ayan. Punta na po kayo sa courier po ng LBC or DHL. So, replying po ni Ma'am Rosalie kay Dem Course Dumrique. Punta na po kayo sa LBC or DHL, then bring receipt, old passport, and authorization letter po. Ayan. Si Sen, sabi niya, mga sir, may contact number po ba sa Polo Riyadh? Okay, Sir Jess, sagutin mo sila. Polo Riyadh? Sir Jess, pasok. Ano po ang ano nyo, ma'am? Ano po ang concern? Ba't kailangan nyo ng contact? Kasi po, online lang po ngayon. Meron po silang page. At meron din pong sa Facebook. Okay. Sabi ayon, ni Sir Jomar Montialto. Okay sir, salamat po ng marami. Ano ba anong pinagpasalamat? Ayon. Dahil ayon po. Yung releasing ng passport sa Kubar. Okay, okay. Sabi ni Sisen, mga sir, may contact number po ba yung Polo Riyadh? Sabi dito, nasagot na po ito. Si Sir John Ramos, magkano po ang bayad ng courier? I think nakita ko kanina doon sa Macy's, magbabayad po siya ng 128 ba yun, Chief? Sabi doon? Parang ganun nga po, opo. More than 100 po, sir, ang babayad ko natin doon sa courier. O, nag-reply pa nga siya, Chief. Eh. Sabi niya, hintayin ko na lang matapos yung ano kasi hindi pa kami sumasahod eh. Ayun, sige po, hindi po mawawala yung passport nyo, huwag po kayo mag-alala mga kababayan. Hindi po mawawala yung passport nyo kahit po isang taon yung hindi ma-release yan dahil nga po meron tayong pinagdadaanan sa ngayon. Ayun. Okay. Kaya po huwag po kayo mag-alala. Okay, kay Sir Brian Ibrahim Mendoza, good evening po sa lahat. Stay safe kahit ibinaba na ang lockdown. Happy viewing to all. Ayan, bukas na rin ang katik sa Sayhat. Ayan. Oo, so, nga. Bukas na nga. Thanks God. At Sir Brian, at I think makikita na rin namin kayo. Okay. Kay Sir, kay Ma'am Katrina uli, sabi niya, okay, maraming salamat daw po. Okay, welcome po Ma'am. And Mary Rose, Hotline PA Riyadh. Ayon. Ayun, meron na. Ito yung sagot kay ano. May sagot na doon sa reply ay tanong ni Sisin. Salamat po, Ma'am Sisin, Mary Rose. Ayan po.
Ayan. Salamat po, Ma'am Mary Rose. Jomari Idaga, Sir, nag-renew ako last December. Hanggang ngayon, di ko pa nakuha. Paano po makuha sa Alcobar o ako? Ma'am Jomari, paki-check na lang po sa Polo Riyad, sa Embassy Riyad po ang inyong name list doon sa releasing po. At kung nandun na po ang inyong releasing, ang inyong name sa releasing po, ay pwede na po kayong pumunta ng courier at ipadala nyo po ang inyong old passport kasama po ang receipt at ang inyong pong authorization. At ipapadala po sa inyo po yan ng embassy. Okay. Joby, Sir Nadelia, Tamundong, Rosana, yung Xerox po ba ng old passport ang ipapadala? Ma'am, ang pagkakaalam ko po yung original old passport po natin, Xerox. Oh, kasi bubutasan nila yun pag nakuha mo na yung bago eh. Okay. Yan. Yung pong, ayan, tama po yun. Salamat po, Sir Gis. Okay. Ang kailangan po, ma'am, original old passport po, hindi po Xerox. Yung pong Xerox sa mga baby lang po yon at yung po ay ano lang yon. Lens Tagle, baka mag-aanak ko to ah. Kamandero, Lens Tagle, Tagle din po ako, taga saan po kayo? Good evening, sir. Pwede po magtanong po na kung kailan po dito ma-open ang embassy sa Cubar, sir, kasi expired passport ko po, ayon. Ma'am Lens, waiting na lang po tayo ng advisory ng Kingdom po, no? At saka pa lang po maglalabas ang advisory ng embassy kung magkakaroon na po tayo ng normal na pag-situation po sa mga panahon na ito. Waiting po tayo, ma'am. So, Mary Rose, Saudi Embassy, ayun. Salamat po, ma'am, muli sa inyong mga reply sa mga upline po natin. Maraming salamat. Number embassy po. Emergency number po ng Saudi Police 999, Ambulance 997, Fire Station 998. Pag COVID-19 po, call 937. Ayan, ito na, chief. Sabi ni Ma'am Katrina De Leon, last na lang po. Last na lang po pala. Dalawa po yung anak ko, sabay po release nila. Isang courier charge na lang po ba yun or separate request po ang gagawin namin? Ayun lang. Hindi po natin natanong yan. Charlie, kung mangyari po kung sabay, ay siguro po isa na lang po yan. Kasi po, anak lang. Nyo naman po yan, obvious lang po. Isang dalahan lang po yan. So, hintayin natin yung reply ni Ma'am Amira para sigurado. Ayan po, sige, magre-reply po si Ma'am Amira dyan. Wait nyo na lang po. Okay, sabi ni Sir De Guzman, Sir, good evening po sa Magic 6 Radio. Good evening din po, Sir. Salamat sa inyo. Yan. Okay, salamat, Sir. Shout out. Ayan, kay Sir Lito. Okay, kay Sir Lito, ayan, kumusta na Sir Lito? It's Banayat, ang naging isang guest natin. Check nyo sa website ng Philippine Embassy Riyad kung nasa list of the releasing na pangalan nyo, makikita nyo doon. Ayon. Salamat po, Sir, sa inyong advisory. Sandali lang po, ma'am, hintayin lang po natin yung sagot doon sa isang, doon sa ano, kung dalawang anak. Hello, Ma'am Amira. Katrina. Patuloy po tayo. Okay. Sabi ni Ma'am Jomari Idaga, okay, sir, maraming salamat. Stay safe po and God bless. God bless din po, ma'am. Okay. Ayun, may nagagalit ata. Sino? Sabi dito, Hinina Nabal, good evening po, sir. Naka-schedule po ako ng renew passport po. Ayun. Ayun, maganda yung sagot ni Ma'am Amira. Sabi niya, ask na lang daw po yung courier. Hindi po sinabi ayun ng ating pool yan. Hindi po sinabi sa atin doon sa advisory kung isahan lang ba yun o dalawahan or tatluhan. Opo. Kung ilang application po ang gagawin. Yung courier na lang po ang tanungin po natin, ma'am. Total, pupunta na rin lang naman kayo doon. Maganda na po kayo ng bayad ng pantatlo. Kung isa lang pong babayaran ninyo, di mas magaling. Ano po? Ayun, okay. Magaling po. Okay, sabi ni Ma'am Amira, sabi niya dito, Ma'am Amira, for info lang po. Parang malayo to ah. Pero babasahin na rin natin, joke lang. So, okay. Sa mga nagsasalita na kinukupit natin ang relief na galing sa Polo, wow. Paalala po, hindi po galing sa Polo ang relief good na ipinapamahagi po namin.
Ayan. Yung Magic 6. So, galing po mismo ito sa bulsa ng mga sponsor natin, yung may mga puso na handang tumulong. Lalo na po sa mga adviser po namin na talagang andun yung puso nila na magbigay. At sa mga kasama po namin sa na member ng Magic 6 Radio. At patuloy po sa pagbasa. So, kinukupit na po namin ng galing sa Polo, hindi po galing ng Polo. Bulsa po namin galing yon at sa 6 na core member ng organization na kasama sa Magic 6 Radio at ibang kaibigan na nakakaluwag. Ayun. So ano ba, Chip, ang maganda? Yung nagbibigay ka o yung bibigyan? Ang sa akin pong pagkaunawa ay mas maganda po yung nagbibigay. Ayun. Kaysa sa bibigyan. Pero kasi kung talagang walang-wala naman, Chip, okay lang namang manghingi, ano? Yun. Yun po yun. Kung talagang walang-wala naman po ay okay naman po namang hingi at okay rin po na hindi magbigay. Kasi po, nakakaunawa po ang ating Diyos sa mga bagay na yan, mga kababayan. Ayun. Tanda po natin, sa panahon po na ito ay alam po ng Diyos kung ano ang kalagayan natin at hindi po natin pwedeng itago yan sa Kanya. Ayun. Okay. Okay. Ulit tayo sa pagbabasa. Mukhang marami na naman. Sabi dito. Sir Lito, sabi niya. Oh, sige, okay, Chip, ikaw muna. Okay, ikaw na. Oh, sige, kay Sir Lito. Kay Sir Lito, sabi niya, one shipment yan, isang bayaran lang yan. Ayun. Maring may idea si Sir Lito dyan. Pag isang shipment, isang bayaran po yan. Kasi dito nga rin po sa amin, kasi logistic din kami, isang shipment, kahit na yan ay 100,000 kilo, ay isang bayaran po yan. So, maari pong may tama kayo, Sir. Salamat po. Sabi ni Ma'am Mira, okay, yung nagbibigay daw. Nabasa mo na yun kay Ma'am Rosalyn. Oo, nabasa na natin. Ayun, asan ba? Ah, wala pa rin. Nabasa na. Kay Gigi, saan po pwede makita ang nameless? Magandang gabi. Sir Gigi, punta lang po kayo sa page ko ng Philippine Embassy Riyadh at hanapin niyo po doon yung passport releasing list. Ayan, okay, i-type na lang po yung passport releasing and then maglalabas na po yung madaming page na magkukonnect sa inyo papunta sa page ng releasing ng passport para po hindi po kayo mahirapan. Okay, salamat po, Sir Gis. Rens de Guzman, paano po, sir, kung wala sa list ng releasing ng Riyadh Embassy? Pinadalo ko na sa courier kanina yung documents ng anak ko. Diba? So, okay, ulitin po yung sinabi sa kanina, yung advisory. Ulitin mo nga, Chip. Sa advisory, kailangan po na nakita nyo na po yung inyong name doon sa passport releasing po bago po kayo mag-apply or bago kayo pumunta sa courier. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala yung name nyo doon, hindi nyo na po makukuha or mababalidate na yung pagkuha. Hintayin pa rin po nila yung makalabas, marilis. Or okay, babalik sa inyo. It's either tatawagan nila kayo na hindi pa, wala pa yung passport ninyo doon. Pero make sure po, bago kayo pumunta doon sa courier, sa LBC or sa DHL, make sure po, pakisigurado, na nandun na po talaga yung pangalan ninyo. Para hindi po masayang yung pagpunta ninyo sapagkat andun nga po yung risk na lumabas po sa panahon na ngayon. Okay? Okay, salamat, Sir Gis. Ayun, tama po yun. Sir Lito, basahin mo, maganda yung sinabi ni Sir Lito. Sabi ni Sir Lito, sabi niya, kung may account po ang company nyo sa DHL, pwede nyong kausapin yung may hawak, mas magkakaroon kayo ng discount. Ayan, tama po yun. Tama po yun. Kung may account po kayo, mas mabilis po at saka mas mabilis po ang transaksyon. Ayan. Sabi ni Ma'am Yubi. Bukas po, sabi ni Ma'am. Okay, tuloy mo, Chip. Sabi ni Ma'am Rosalie, bukas po, ma-wait po ninyo, magpo-post po kami ng list po ng passport dito po sa Magic 6 Radio. Ayun. Catherine Jesus, maraming salamat po ulit. Okay, maraming salamat din, sabi ni Lance Tagle. Lance Tagle, kumusta po kayo? Okay. Si Ma'am Mayra, nagbibigay po. Ano yung nagbibigay? Ayun. Sinagot niya yung tanong mo kanina po, Sir Jess. Sabi ni Ma'am Mira, yung nagbibigay daw yung mas pinagpapala. Tama po ba? Depende sa sitwasyon. Okay, yung nagbibigay po.
baka magalit yung mga viewers natin. So ay ganoon eh. Okay, okay lang po yan. Okay, tuloy tayo kuya. Chip. Sabi ni Sir Renz, tapos na ba tayo dito? Sabi ni Sir Jaynald Cardio Rackson, open na po ba ang labor office para makag-file na po kami? Wala pa po, sir. Sir Jay, wala pa po silang advice na sila ay mag-open na sapagkat hindi pa po rin pinapayagan ng imbahada ng Saudi government ang pagtitipon na maramihan po. So hindi pa po siya bukas. Hintay lang po ang advice ng Magic 6 Radio. Magpo-post po kami sa aming wall na kung saan nandun, malalagay po doon kung may schedule na po ba o wala pa. Yun. Okay. Salamat, Sir Jess. Sabi ni Joby, Sir Danilia Tamandong Rosana, ang haba ng pangalan. Ano po yung ikama ko, expire na, di pa po nakukuha passport ko. Sir, yung pong passport nyo, pakicheck na lang po kung nasa list na po ng releasing. At pag nandun na po ay pwede nyo na pong ma-release ito sa pamamagitan po, sir, ng courier. Ang courier po na pwedeng gamitin natin ay ang LBC o DHL. So ang requirements po natin, ang receipt po ng passport renewal nyo, kasama po ang old passport at ang authorization letter. So, punta na po kayo doon sa DHL or sa LBC. Kung sure na po na yung inyong pangalan ay nasa list na po ng releasing. Okay. Sasabi ni Sir Lito, para sa akin ay mas magandang yung nagbibigay na bukal sa loob at hindi nag-i-expect ng kapalit. Ayan, tama po Sir Lito. Salamat po sa encouragement. Okay, Sir Chief. Sabi ni Ma'am Umira, salamat po kay Labat Raycon at si Sir Nihad Alwaouhaidi sa agarang aksyon sa 2 case na nilapit ko mula pa, wala pang 24 hours sold na. Big salute po. God bless po. Ayan. Maraming salamat po Labat, Sir Labat Raycon at kay Sir Nihad Alwaouhaidi. Wow, napakabilis po ng aksyon ng ating polo sa dalawang kaso na ito. Ang tanong ko dito, Chief, ano ba yung inaksyon na nila para malaman nila ang mga magtatanong? Inaksyonan, I think masasagot po yan ni Ma'am Amira. Ayun. Ma'am Amira, okay, ako magtatanong. Ano po ba yung inaksyonan para naman po dun sa kalaman ng mga magtatanong din? At salamat po, Sir Tatay Labat Raycon at ang ating pong Sir Nihad Alwaouhaidi. So, maraming salamat po. Pagpalay po kayo ng Diyos. Okay, expire na po ang ikama, ang passport ko. Di makarinyo, sir, bukas na po bang embassy? Ayun, yun din. Hintay na lang po tayo ng advisory po ng ating pong kingdom at ng imbahada po. Salamat, sir. Okay, sabi ni Sir Lito, may paalala po sa mga may bagong passport. Kailangan pa rin dalhin sa sponsor nyo yung bagong passport para i-update yung bagong information sa ABSIR. Ayan. Salamat, Sir Lito Banayad, sa inyong information. Totoo po yan. After po na marinyo ang inyong passport, then makuha nyo na po ito, ay talaga pong ito po ay kailangan nating ibalik sa ating pong mga sponsor, ating mga boss, mga kumpanya, para po tayo po ay may update sa mga information like ikama update at sa lahat po ng mga information po natin sa upshare. So sinagot na po ni Ma'am Amira yung tanong. Sabi niya, pinalayas po ng amo sa accommodation at need ng exit. So okay na po. So pinalayas pala si kabayan ng kanyang amo sa kanyang bahay. At siya po inaksyonang madalian agara ng ating imbahada, ang ating polo. Ayun, watching po si Sir Renz Baltasar de Castro. Magandang gabi po sa inyo. At salamat po sa pagsuporta nyo sa Magic 6 Radio. Ayan. Ayun, sabi ni Ma'am Amira, salamat po ninyo. Okay.
Sir, sana tayo. Sabi ni okay, Mamira, yung... Sir Leto, si Sir Leto po ay isang Good Samaritan, volunteer din po siya. Kaya siguro siya yung nagbigay ng ano ng 10 kilong bigas. Okay. Or more than pa ang bibigay. Okay po. So okay, ayan. Doon po sa mga ano, ganyan po ang kabilis ang aksyon ng ating polo at ng ating pong ang aksyon po ng polo natin sa mga kababayan po natin na nagkakaroon po ng mga problema. Kaya po mga kababayan, huwag po tayong magtubili na lumapit po sa kanila at ipag-pray po natin ang ating pong mga staff diyan po sa polo at huwag po natin silang pagsalitaan ng mga hindi po nakakanais-nais na mga salita po sa ating mga staff po diyan. At sila po ay talagang kumikilos po diyan at hindi po sila hindi po sila natutulog. Okay, Chief. At siyempre, pinabati po natin ang ating mahal na tatay, ang pinakagwapo. Pinakagwapo ba? Pinakapugi. Pinagsama na, ano? Pinagsama na. Pugi means presence in of God inside, di ba? Tama yun? Yun. So, Pugi, ang tatay po natin pong diyan, si Sir Gilbert Alarcon. Ayan. Okay. Watching lang po siya siguro. BG ba tawag doon? Busy lang. Okay. So maraming salamat po sa inyong panonood at huwag po kayong magsawa na mag-comment kung kayo po ay may mga katanungan. Ayon. At salamat din po sa mga nag-message po sa aming inbox. Huwag po kayong mag-alala. Nagpapahinga lang po kami sa pag-reply. Pagka kami nabakanti ay re-reply uli po kami. At siyempre, binabati din po natin yung mga magigiting nating volunteers from OCL. Kilala mo ba sila mga chief? Chief. So, unang nangunguna si Sir Ben. si Sir Benny. Yes. Ayan. Sir Glenn. Sino pa? Si Sir Ben. Basahin natin. Nandito yan. At siyempre, ang ating chief, Roslem, nanonood siya ngayon. Nawala lang ang kanyang ayun. At sa lahat po ng mga frontliner na ating na ating mga magigiting na mga frontliner na talagang patuloy na sumusuporta, and siyempre kay Dr. Love na talaga namang kahit mabigat, malaki yung bigas ay dinadala niya, di ba? Binubuhat niya, no? Binubuhat kasama talaga po niya si kasama niya si Kapitan Melchor sa pag re-reach ng out doon sa mga kababayan natin. And shout out nga pala kay Sir Regan and kay Sir Bin Delpina and kay Sir Mappy RD at kay Dats. Sino ba yung si Sir Dats? Magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Basahin din natin lahat. Kunti lang naman to Sir Andrew, di ba? Sir Andrew Armando. Sir Benji Autencio. Sir Dats Rian Sares. Ayan. Sir Dats Ritardo, Sir J.R. Centemo Rosima, ayan, aming pong chairman, Sir Jeffrey Jepang Javier ng Pelcoma, ayan. Sir Jesse Magkamit ng Balyos, at siyempre si Chip Nilo, at saka si Chip Nilo, kasama siya. Yun. Sir John John Banlalay, ayan, Sir Kaben, Sir Lion Paul Madriaga, Manuel, Sir Manuel Villafando, Sir Mafi RD, ayan, kay Sir Regan Peya, siya tawag po uli. Ayan. Ayan, sa ating pong tatay, Sir Recon, ayan, Sir Rodslyn Pavelia, frontliner, ayan, okay, Sir Romeo Pico, ayan, diyan po sa tukba. At ang kanyang may bahay, si Madam Rubilin Pico. Yan, okay. At siyempre ang Pangulong Musang ng Tabak at si Sir Alvin Aldrin Gatpu. Ayan, shout out po sa lahat ng mga frontliner nating mga ka-member ng Magic 6 Radio na kung saan ay talagang andun yung dedication nila na tumulong, magbigay at magbahagi, mag-distribute sa kabila ng
ng problema ay sa kabila ng risk na tayo po ay umikot-ikot sa ating paghahatid ng mga tulong sa ating mga KM6R dyan. At doon po sa mga ayon, kapatid natin na hindi pa nadideliveran, gaya po ng aming reply, kami po ay nag-iipon pa ng sponsor para po makapaghatid po kaming muli sa inyo. Ayan. At kung mga willing po kayong mag-sponsor po, at salamat din po sa aming mga magigiting na nag-sponsor na kung saan nagtatransfer pa sa aming account. Ayun, personal account po sila nagtatransfer na po. At salamat po at salamat po sa tiwala ninyo. Maasahan niyo po ang tulong na mabibigay po namin sa kapwa namin, kapwa natin OFW na nangangailangan po talaga ng tulong. At doon po sa mga hindi po namin naaabot ay maghintay-hintay lang po tayo sapagkat gaya na po ng ating sinasabi ay hindi pa po kami nakakalikom. Kumbaga meron naman siya pero hindi po siya sapat para maibigay po sa atin. Kumbaga kailangan lang pong mag-ipon po muna. Ayun. Chip. Okay, salamat po Sir Jess. Ayon, tuloy tayo. Sir Lito Banayat, sabi niya, thumbs up Magic 6 Radio. Salamat po, Sir Lito. Kasama po namin kayo sa programang ito. Ayon. Sir Joseph Yu Javier, good PM po. Paano po ba matutulungan yung mga kababayan natin na halos 2 months na po sila Stafford at wala na sila pang gastos? Sir Joseph Yu Javier, pa-message na lang po doon sa ating pong inbox ng Magic Studio at ang details po natin ang name, contact, company name, kasama po ang address at ang address pin location po. Ayan. Sabi po ni Ma'am Rosalie ay babae pala si Ma'am PRD. Oh, ay sorry po Ma'am, Ma'am PRD, sorry po. Sorry po Ma'am, Ma'am PRD. Ma'am PRD. Kasi naalala ko si Eddie Murphy, kaya kaalam ko lalaki. Sorry po ma'am, parang si Kwan, parang si Sisbong yun eh, di ba? Napagkamalan kong sir. Opo. Natuwa tuloy sa akin si ma'am. Okay, tuloy tayo. Joseph Yu Javier, sabi niya nag-stop work po sila ng February until na wala pa action ang company. Okay po Sir Joseph, kung narinig niyo po, ulitin ko po, pa-inbox na lang po sa Magic 6 Radio yung pangalan po nila. Individual po, pangalan po ng mga tutulungan, ng humihingi. Company name, contact number, address po, at huwag kalimutan na ang pin location po. Ayun. Okay, sabi ni Ma'am Amira, replying to Nel Badong. Need po rin nyo, pero dahil wala po tayong UW, siguro po ay hingi ng travel document or kung exit po ay pwede nang umuwi. Ayon. Yes, tama po nila Badong. Yung pong iyong request ay kung kayo po ay pauwi na, ay pwede na po nating humingi tayo ng travel document. At yung proseso po ay pwede nyo pong panoorin doon po sa page po ng Magic 6 Radio. Nandun po yung video clip po ni Sir Conjen Badajos po. Ayan, replying po ni Ma'am. Yes, sir. Isang paalala po sa ating mga kababayan na mayroong problema po sa kumpanya at maramihan po, halimbawa mga na 10, more than 10 po kayo, kailangan po talaga ang kontakin nyo po ay polo. For example, need nyo po ng food assistant, unahin nyo po muna ang kontakin ng ating polo sapagkat sila po yung may kakayahang magbigay sa inyo ng mas malaki. At the same time, matutulungan nila kayo sa inyong problema. Although yes, tama nga po, medyo natatagalan nga pagre-reply nila sapagkat sa dami na rin po na nagrereklamo natin mga kababayan ay natatagalan po talaga ng pagre-reply. Pero ang the best na gagawin po natin ay paulit-ulit po tayo magmensahe kahit na po yung message mo ay same message na rin po, ay wag po tayo magsawang magmensahe sapagkat makikita rin po nila yon. Ayun. Okay. Salamat, Sir Jess. Ayun, may mga reply na po si Ma'am Amira kay Sir Joseph Yu Javier. So, sa polo po yung kontakin nyo, Sir Joseph Javier. So, kontakin nyo po ang polo. May number po na naka sa page dyan. Okay.
At kay sub-reply naman din, wala pa po kasi tayong labor office. Food lang or food assistant lang po ang pwede namin maitulong, mga kababayan, or ang maitutulong po ng ating pong labor, ng ating polo office po. Okay. JJ, magkano raw po ang bayad sa LBC? Okay. So, I think po ay more than 100 po yung nakalagay po doon sa advisory, Sir JJ. Okay. Ayun, sabi po ni Mama Mera ay 100 plus po. Okay, sabi ni Joseph, thank you, Javier. Thank you, sir. God bless po sa lahat ng member ng Magic 6 Radio. Ingat po kayo. Maraming salamat din po, Sir Joseph Yu Javier, sa inyo pong pang-unawa. Okay, Sir Jess, any update pa sa ating pong ano? May mga nag-comment pa ba dyan sa yung wall? Sa akin ay last na yung kay Sir Joseph. Ayun, wala na. Okay. Wala na. Wala na mapaglabas. Paalala po uli, ang ating pong paglabas ay huwag niyong kalilimutan, from 9 to 5 pa lang po, ha. Baka po kayo po ay magkaroon ng ibang emergency, ay mangyari pong huwag po kayong mag-ingat po tayo, mga kababayan, sa mga oras na ito. At talagang medyo mahigpitan pa rin po ang ating pong mga kapulisan. Kahit wala na pong checkpoint, pero marami pa pong mga nag-iikot ng mga pulis. Okay? At kung kayo po ay nananawagan po ulit kami doon sa mga magdo-donate pa, so inbox lang po kayo sa amin at ako po ay pwede na po ulit lumabas from 9 to 4 o'clock. Ngayon. At pwede na rin po akong dumako ng Damam Kubar. Ayan, Chief. Okay na, pumayag na sila ulit sa Damam Kubar. Ayan. Hello daw po kay Ma'am Tess West ng BSWD. Hello po, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Hello, Ma'am Tess. Okay, dalawa po kami nagsa-shoutout sa inyo dito sa Magic 6 Radio. Kasama po si Mama Amira. Shoutout, Ma'am Tess West ng BSWD. Okay. Meron po pala tayong 20 na viewers. Ano po? Baka okay, may mga katalo. Salamat po sa mga viewers po. At salamat po sa patuloy nyo na suporta at pananalangin po upang patuloy po na maging maayos na ang ating sitwasyon. Hindi lamang po dito, mga kababayan, sa bansang Saudi, isama na rin po natin ang bansang Pilipinas at ang ating po pamilya po doon. Sapagkat ang alam ko po sa bansang Pilipinas ay nagkaroon na po ng konting pagbabago this coming May 1, bukas, ang GCQ. Ayan. Pero sa mga piling lugar lamang po. Kaya hindi pa po totally ang Pilipinas ay naka-GCQ. Okay, Sir Jess? Okay. Ayan, si Sir Tabhil, nanonood po siya. Yan po ang aming teacher doon sa Alandalos dati na nag-aral kami. Hello po, magandang gabi po Sir Dr. Hill. Ayun, magandang gabi Sir. Ayun, Leo Car Andes Coronel, sabi niya God bless po. God bless din po, ma'am. Ayan. Okay. Sa ating pong mga ka-advocates dyan, magandang gabi po sa ating lahat at Webes na naman at bukas po ay aral naman ang ating pong pamamahinga sa nagdaang isang linggo na ating pong buhay. Pagtatrabaho. Okay, sabi ni Mang Rosalie, God bless po sa lahat. Kunting lamig ng ulo. Pray always. Remember, God is watching us always. Open your heart and your mind. Ayan. Meron po, meron, natatawa po ko dun sa message na isang, hindi natin babanggitin yung kapangalan, pero kung ano po siya, yung kung mag-request po siya ng relief good, ay para pong inuutusan tayo na dalhin agad sa kanya. Ano pong masasabi mo dun, Sir Nilo, Chief Nilo? Okay, sir. Maraming salamat po sa iyong message, unang-una.
At alam ko naman at na ikaw po ay nangangailangan. Alam po namin yan. Pero ipagpaumanhin mo po na hindi po naman kami isang courier na mabilisan para may hatid po sa inyo ng agad-agad ang inyong relief. Ayan. So, kunting unawa po sa amin at sa bawat nagdi-deliver po. Kasi po ay kami po ay volunteer lang at kami po ay nasa oras na rin po ng trabaho sa mga oras na ito, kumbaga. Kaya po paumin po na ang masasabi ko po ay maraming salamat po sa message mo na lang. Ayun. God bless po sa inyo. Ayun, pag bumalik. Ay, sabi ni Mama Mera, may sagot siya. Ano sabi? Sabi ni Mama Mera, umorder po siya. Maghintay lang sir, kung bumait po yung aming station manager, baka po sakaling mabigyan din. Ayun. Parang umorder lang ng ano ng salamat Mama. Parang umorder lang ng ano ng KFC. Ayan. Okay, sir. Okay. Huwag po kayong maglala. Basta tiwala lang po, entry lang po kayo, Mama Sir. Hello po kay Ma'am Rosa Jadulco. Ayan. Hello daw po Ma'am Rose Jadulco from our station manager Rosalie Ma'am Rosalie Amera. Ayan. So nanonood siguro to. Nanonood po kay si yes, Sir Benji. Shout out kay Sir Benji Enriquez ng Values Formation. Magandang gabi po. Batiin mo naman ating chairman. Okay. Hindi mo ba binati kanina? hindi mo binati. Ang amin pong chairman, Sir JR Rosima. Hindi. Chairman ng Balio. Ah, sino? Balio. Ay! Chairman Robert Yumang. Ayan. Isang mawagpalang gabi po sa inyo. Ayan. Ay, of course, yung ating pong song composer, kay Sir Arthur Banido, Baleros, happy birthday po sa inyong mother. More soon to come. more soon to come para hindi po tayo para hindi tayo ma-copyright sa YouTube. Yan na lang pong gagamitin natin. Yes. And shoutout din po sa ating tatay okay. From Philippines ng Values Formation, si tatay Nicolas Nicanor Amatorio. Nicolas ba? Nicolas Amatorio. Nicanor Amatorio. Of course, doon din po sa ating pong director dyan sa Italy. Ayan, siguradong manunod po yun mamaya. Maya-maya lang, baka busy siya. Kay Sir Dondon Ramirez. Ayan. Sabi ni Mama Mira, kay Sir Robert. Kay Sir Robert pala. Sir Robert sabi Puma. Mukhang si Kapitan ay nawala. Nawala po yung signal niya. mukhang nawalan siya ng load. Nawa ay huwag siyang mawala ng load. Tika sandali, hindi na putol. Ako nga, nung nakaraan eh. Opo. Nung nakaraan nga, akala ko wala na rin akong load. Eh, nag-check ako kanina kasi nag-send yung sign sa akin ng 100%. Nagamit ko na yung aking data. Nung nag-send ako kanina, yung pala, yung data natin per week ay meron siyang pagbaba. Meron siyang details. Oo, may details pala siya. Yung palang week lang na yun, ang naubos ko na. 100%. So, thanks God. Okay. Wala nang nag-update sa akin dito. Ayun, so far po ang ating mga nabigyan ng relief good sa as of now ay teka sandali, babasahin ko muna. As of now ang nabigyan po natin okay. Ng relief good sa meron dyan, kuya? Opo, meron po tayong nabigyan as of now. Dito lang po sa Cubar, ito na po.
Ano, meron na po tayong 47 na nabigyan dito sa Kubar lang po ito. Ayun. At wala pa po tayong natatanggap na report mula sa Damam at saka kay na Sir Paul Madriaga, pero meron po silang mga listahan doon na report para sa pagtulong po natin na kung saan dapat po natin gawin itong transparent upang na sa ganun ay marami po tayong sponsor na magbigay at magtiwala po sa ating programa, sa ating pong advokasya ang pagtulong tawid COVID balikatan sa gitnang silangan, sa disyerto ba yun? Ayun. Balitaktakan dito lang yan sa gitnang silangan. O, tama yun. Hindi, parang kay Mong Rosalie yun. Kay Rose Jadulco, sabi niya, hi po sa inyong lahat, Sister Rosalie Amira, God bless us. Watching from Alhasa, thank you po sa shout out. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Rose Jadulco. Mabuhay din po kayo. Ayan, ito po ang ating shout title. Shout out po sa aking may bahay. Sige, tuloy ano mo. Ano yan? Ito po ang ating title, Balikatan, Bayanihang Makatao, Kaagibat ng Polo Aero para sa mga manggagawang Pilipino sa disyerto. Ayun, katulong din po natin. Ah, yung... Tayo po ay tumutulong lang po sa Polo, hindi po tayo taga-Polo. Ano po? Yung iba kasing mga nagmi-message sa atin, bakit hindi nyo pa ibigay yung para sa amin? Okay? Medyo mabigat na pananalita po yon. Which is, unang-una ay hindi naman po kami galing sa Polo. At saka, nag-offer po sila, nag-offer po ang ating Polo nang wala, na hindi tayo nag-initiate, kundi sila po nag-offer. So that, ang magagawa lang po natin is maghintay po tayo, mga kapatid, mga kababayan. Ayun. Ayun. So, okay, salamat po, Chief. Sir JC, magkamit. Nahiyatuli ako, may... May. Ay, promote na rin natin, Chief, yung ating ano, yung ating YouTube channel. As of now, we have 1,000 followers. At doon pa sa hindi mga nakapag-subscribe sa ating channel, YouTube channel Magic Six Radio, mag dikit na tawag. O ano na po kayo, mag tulungan. Ang tawag doon, mag-subscribe na po kayo. At magkakaroon din po kami ng live doon. Hindi lang po, hindi pa lang po namin na pag tawag doon, na pag mimitingan pa, pero mangyayari po 'yan as pagdating ng panahon. Yun. Talagang pagdating ng panahon, ha? Pagdating ng panahon. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Ayun. Okay, sa tamang panahon po, hintayin niyo po yung aming pong live dyan sa YouTube. Pag-pray lang po natin. And also, mga kababayan, tulungan niyo po kami. Patuloy po tayo mag-hit and like. Tawagan na po natin ating mga friends po dyan. So, para po tayo po ay mag-level up na doon sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat po, at ang bagay po na gagawin nyo ay tatanungin po namin malaking utang na loob sa inyo. Ayun. Yun ang the best doon, yung pagtanaw ng utang na loob. Yan. So, yan po ay tatanungin namin malaking utang na loob sa inyo. At of course, ang ating pong ang ating pong mga volunteers, patuloy po nating ipanalangin at patuloy po na magbigay po ang ating pong mga may mabubuting puso upang yung ating pong mga kababayan na wala pa pong natatanggap ng mga food assistance ay ating pong maabot pa rin po. Okay, Chief? Okay. Meron pa? Okay, as of now, wala na po. Ano po? At okay na tayo. Kami po yung magpapaalam na. Okay. Last word, Chief. Yan. Last word.
Muli po, nagpapasalamat kami. At kung kayo po ay may katanungan pa sa patungkol po sa pag-releasing po ng inyong po mga passport, ay mangyari pong kayo po ay mag-business lang po sa inbox po ng Magic 6 Radio. At bukas po ay i-update po namin kayo sa list po ng mga releasing po ng passport. At patungkol po doon sa ating pong mga kung paano, so pakibalikan na lang po ninyo ang post po natin doon sa advisory po ng embassy doon po sa ating pong Magic City Radio. At nakapost po din yan sa Philippine Embassy Riyadh po, ay nakapost po yan sa page po nila. Page on Facebook lang po yan, mga kababayan. Okay, may pahabol dito si Neil Chavez. Okay. Ay po, tanong po, kailan po kaya mag-open para mag-ninyo? Ayun. Sir Neil, hintay lang po tayo sa advisory po ng Kingdom at ng ating pong imbahada. Wala pa po tayong idea sa mga panahon na ito. Okay po, salamat po sa inyo. Ayun, yes, sabi, Sir Jeep, pasok. Sabi ni Ma'am Mira, 93 packs daw po yun sa kanya na sa report po nila. O yun, okay na yun. Yun. At marami. Si Sir Carpio Da Benci is watching. Shout out po sa inyo. Ayan, magandang gabi po at salamat sa paghabol. And replying to Sir Neil Chavez Andal, wala pa pong announcement hanggang may COVID-19. Ayan, wala pa pong announcement. Ayan. So salamat po muli sa ating mga volunteers na kung saan ay handang tumulong at magbigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Sabi po ni si Ma'am Rose Jadolco, sige po mag-subscribe po ako sa YouTube para updated. God bless all. Okay? So kami po ay magpapaalam na sapagkat ang gabi po ay lumalalim ngunit hindi po nahuhukay. At ako po ang inyong Chief Jess na nagsasabing mabuhay po kayo at God bless po. Keep safe everyone. At patuloy po tayong manalangin at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Ayun. Okay? Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Manood, makinig sa live ng Magic 6 Radio.